isang 22 ako na napili. Basta kung sino po yung lalabas sa pelikula. Feeling ko it's really meant for the people who are on screen. Marami na naman ako project na gusto ko sana gawin pero napupunta sa iba or may mga project na hindi ko in-expect tapos napupunta sa akin. So, alam ko ano to eh. I would like to believe my ano to, may parang I wouldn't say divine providence pero alam mo yon, it fell into my lap for a reason. It's meant to be, dita. Parang lalo na like what I said, this film is very you know, it's very positive. Ang gaan-gaan niya i-shoot, ang gaan dalhin, ang gaan panoorin kahit napapaiyakin namin kayong lahat. Magaan ka paglabas mo. Yun eh, parang everything just fell into place. Kahit ako hindi ko naman siya hiningi. Basta yun na lang, mangyari na lang. So, thank you po. Ano ka related sa character? Well, siguro dahil yung huling role ko sa TV, abogado din. Kaya nag-enjoy ako gawin. Kasi yung maya culpa, lawyer ako pero lahat English yung lens. Ito naman, nahirapan lang ako kasi ang lalim ng mga Tagalog terms. Pero, ano, ang dali issue. Sobra. Ang bait-bait nila direct mo nila lahat. Walang, ito yung project na nagawa ko na kahit konting aberya, walang nangyari. Yung talagang tuloy-tuloy lang, shooting lang. Yun po. Siguro kasi rap daw yung bigat yun sa akin. Yes. Labiya. Pigil na po ako nung gusto ko talaga mag-breakdown. Ito yung ano, nakailangan mo ba alam ko naman, nakikita ko yung mga nasushoot din nila pag pinapost na sa Instagram. Na-imagine ko, alam nyo, it's so funny, nung ginagawa ko yung Provinciano before, kasabay ko si Sia. Tapos lagi may joke na kamukha ko si Sia, kamukha ni Coco yung anak namin si Junior, tapos kamukha ni Pepe si Onyo. So lagi kami may picture na anim kami. So si Sia, nakabonding ko na siya, but she was very small, siguro 4 years old lang siya noon. So, nakita ko paano lumaki si Sia. Kaya na-imagine ko rin nung nag-shoot kami ko ano yung nag-itsura niya nung nagdalaga siya. Parang nagkaroon ako ng foresight sa magiging future na ni Sia. Kaya siguro dalang-dala ko yung bigat nung nag-shoot ako. Parang bit-bit ko si Sia. Lahat ng iniyak niya dun sa loob ng preso. Lahat ng lines. Sinabasok ko si lahat ng lines. Eh. And paulit-ulit kong binabasa. Minsan, pag kailangan kong umiyak sa present scene, ang binabasa ko yung lines ni Sia. Yung innocence niya. Thank you. In fairness naman lahat one day. Oo, very happy naman si Direk Noel. Ang galing pag-motivate. Meron lang siya sasabihin sa'yo na isa. Kunwari nga, alam mo yung patag. Direk, sobrang naalala mo. Ganun na. Si Bella na. Si Bella na. Yung sa'yo lang. Iyak na pa. Ay, thank you. Mabigat daw ako umiyak eh. Naririnig ko lagi yan. Ganda, opening, closing pa. Thank you, Paris. Barkado-barkado ng roll mo. Gusto ka na pa mapanood. Di pwedeng wala yung roll mo eh. Salamat. Yung buo, hindi mo ba napapanood sa'yo? Wala pa. Hindi mabubuo yung story without you eh. Thank you, Paris. Thank you. Alam niyo, nakakatawa ng dubbing. Sabi sa akin, kasi may shoot kami na scene na linigyan nila ng music. Parang gusto niya direct naman ng music. So nagpatugtog sila ng Here Comes the Sun. Na, so syempre, iyak kami na iyak. So, sabi sa akin sa dubbing, kailangan mo i-dub yung iyak kasi yung music buburahin. Hindi ko patay. Ang hirap-hirap mag-dub ng iyak kasi diba? Lalo na kung natural yung iyak mo. Hello po. So, pinadub ako ng iyak. Siyempre na kasuot ako ng earphones. Nakaharap ako sa screen. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, okay na po. Magdaligod ko lahat ng lalaki sa ligod ko, umiiyak. Yung mga sa iyak mo. Yung mga dubbers, hindi kasi maghapon na nila napapanood. So, napapanood nila yung from start to finish, paulit-ulit. Sabi nila, wala, pagod na kami dito. Kasi morning pala kami. Nakakatuwa. Actually, kahit ang shooting, yung staff po namin, yung mga cinematographer, yung mga AD, lahat. Pagkat may kita mo, pasa-pasa sila ng tissue. Kasi nga, ang bibigat na eksena. Sabi nila, sabi nila lang sa wow, parang hindi naman po. Maliit lang po yung role ko dito. Tignan po natin. Thank you. I mean, maiksi lang yung exposure. Pero tignan natin sana, pero... Maiksi, pero markado nga. Salamat po. Citizen Jake. One scene, napanood yung movie na yun. Ano siya? Si Archie at Titan. May choice ka ba? Best actress or blockbuster?
Siyempre, Blockbuster kasi para kay Boss Picture. Para bigyan niya po ako. Para bigyan niya po ako maraming pinigil. Hindi, kasi marami po kami dito. Parang ayaw mong isipin na pang sarili lang. Sana manalo kami best ensemble cast. Ganyan. Yung mga ganyan. Or para kay Sia siguro para ganahan siya na magtuloy-tuloy. Kasi Sia is very professional. Napakabait na bata. So, sana manalo siyang best child actress dito. I'm really hoping for her. Talaga pa. Yun yung mga... Parang hindi na rin naman, tinanggap ko to ng buong-buo, walang expectations, walang anything. Pressure on you, nalaki ng mga kalaban. Wala po, kay Kuya Aga po lahat yung pressure. Pinagay ko po sa kanya, ako, sa kanya na po. Pero hindi po ako i-coach. Dahil sa status mo ngayon, wala ka ng pakialam kung maliit yung role, basta meeting, di ba? Hindi naman po sa walang pakialam, pero... Hindi consideration sa yung gano'n na... Oo. Actually, parang minsan mas pabor kasi nakakapahiya. Siyempre, meron mga project na parang naghahanap ka ng shock, sana ginawa ko itong scene na to. Sana mas madami akong nagawa. Pero itong movie na to, hindi talaga. Kasi nag-i-enjoy ako kahit sa set, kahit panoorin ko lang sila. Minsan maaga ko time for hindi na-adjust, hindi nagawang mas late. Nanonood ako habang nag-take sila. Ganda experience tong movie na to. Parang hindi ko in-expect na ganito kadali. Wala kayong si...